trabaho pa ngayong buwan ang ilang jeepney driver at operator na hindi o bumuo o sumali sa kooperatiba para sa PUV modernization. Pero bilang na rin ang kanilang araw kapag hindi pa sila sumunod sa gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Business as usual pa rin ang ruta na ito ng jeepney na biyaheng tipas Pasig. Ni isa sa 80 jeepney na tumatakbo sa rutang ito, hindi bumuo o sumali sa isang kooperatiba bago ang deadline kahapon. Ayon sa pinakahuling memo ng LTFRB, maaari pa naman silang makabiyahe hanggang sa katapusan ng Enero. Pero pagkatapos ito, ibibigay na sa iba ang kanilang ruta. Ito po sa ruta namin, talagang dito po ay may paninindigan kami na talagang hindi kami magkukonsolidate. Dahil ang sinasaalang-alang namin dito ay yung aming mga prangkisa. Kahapon ang deadline ng pagbuo at pagsali ng mga operator ng mga pampublikong sasakyan sa mga kooperatiba at korporasyon. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives, simula noong Biyernes hanggang kahapon, 3 grupo ang nadagdag sa bilang ng mga rutang bumuo ng kooperatiba. Wala pang maibigay na datos ang LTFRB kung ilan pang operator ang nadagdag sa mga sumali sa mga kooperatiba. Pinoproseso pa raw ng LTFRB ang mga datos base sa mga nakuha nitong aplikasyon ng mga bumuo at sumali sa mga kooperatiba na nagtapos sa huling araw ng 2023. Pagkatapos ito, wala naman daw asahang hulihan. Pero yung mga operator na hindi sumali sa mga kooperatiba ay makakaasa makakakuha sila ng show cause order na hudyat na wala na ang kanilang prangkisa at hindi na sila maaaring makabiyahe. Nauna nang sinabi ng LTFRB na ibibigay nito sa mga kalapit na ruta ang karapatang bumiyahe sa mga ruta kung saan walang operator ang bumuo ng kooperatiba. Nangangamba naman ang mga pasahero sa epekto sa kanila kung kulangin ang mga pampublikong sasakyan. Katulad ni Merlin na taga-Tagig at araw-araw sumasakay ng jeepney para makapagtinda sa Pasig. Hindi ko pa nga alam kung saan kami tatakay. Nangangamba rin ang ilang tsuper dahil hindi nakasali ang kanilang operator sa mga kooperatiba sa kanilang ruta. Sabi ng tsuper na si Mang Vic, walang nasabi sa kanya ang kanyang operator kung nakasali ito sa kooperatiba. Kaya hindi pa rin daw siya sigurado kung anong mangyayari sa kanya sa mga susunod na linggo. Pag hindi nagsasali ang aming mga operator, wala na kami mga biyahe. Ang operator ko namin, wala pa po siyang kilos. Pagka hindi sumali ang bus namin, ay wala na kami biyahe. Sabi naman ng OTC, hindi man sumali sa consolidation program ang ibang operator, hindi naman tuluyang mawawala ng kabuhayan ang mga tsuper. So yung driver doon sa operator na hindi bumabiyahe, he will have a chance na maging driver siya doon sa panibagong operator or cooperative. So ang katamaan dito are the operators who are / businessmen, right? Pero yung drivers, they could still drive with a new cooperative. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.